Okay guys, so let's continue in geotechnical engineering. So this time is i-discuss natin yung piles. So if we talks about piles that are just cylinder members that are hammered, drilled, or jet into the ground. So they provide strength in soil that would be otherwise be weak to support a foundation. Yan, no? So kung bang yung lupa mo is masyadong weak para maging foundation siya, parang suitable for foundation mga material, so mas maganda mag provide ka ng piles, no, for weak na mga soil. So minsan ginagamit din to for mostly sa mga high-rise building. Anyway, so piles may be constructed of timber, steel, or pre-stress reinforced concrete. Okay, so primarily yung mga materials is made up of timber, steel, tsaka pre-stress reinforced concrete. Meron din din tinatawag na friction piles tsaka point bearing piles, no? So ito yung i-ano natin yan. So okay, so friction piles, this just derive the majority of their load bearing capability from the skin friction, no? Kaya tinatawag siyang friction piles. So, skin friction can also be called as side resistance, yung mga ganun, no? So, pwede rin siyang tawaging side resistance, no? So, between the soil and the pile. Okay ba? So, I hope klaro yan. And for the point bearing piles, so derive their load bearing capacity from the support of the layer at the tip. So parang ganito yan, no? So ito yung piles natin, ito yung piles. So once we applied load at the top, so yung soil dito sa gilid, yung ito, magre-resist yan, no? So parang kaya tinatawag siyang side resistance kasi sa side siya na ano eh. Okay, so pag niload natin yan, so yung mga soil tsaka yung side nung piles is may friction na mangyayari, no? Kaya meron siyang skin friction capacity, or we have the QS. Okay, so this is also called as yung kanina, no? Skin resistance. Shaft capacity. Yung another term for QS. And yung side resistance. So yung dito naman, yung layer at the tip, ito yun, no? Yung Q bearing. So end bearing capacity is yung QB, no? So always yan dito sa bottom. Okay? Dito sa bottom. So yung formula niya, madali lang tandaan. Lata, di ba? Lata lang, tsaka kapal, no? Yeah, parang kapal, no? So pag yung balat mo, makapal, no? So pag balat, kapal, pag bearing, lata. Okay? So, ganun lang yung pag-memorize. Parang mnemonics niya. So, anyway, yung C dyan, yan yung cohesion. Okay? Yan yung cohesion. Then, yung A dyan, yan yung cross-sectional area nung piles. Okay? Yung NC dyan, that is constant for cohesion. So, later sa mga next na mga videos is i-discuss natin yung regarding with the NC. Kasi meron tayong mga NQ tsaka N gamma, eh, no? Which is under na sa bearing capacity ng soil. So for now sa piles is NC lang muna. So if not given, so NC, just assume NC equals 9. So NC equals 9 for driven piles of virtually all conventional dimension. Okay? So ganun lang. Sa skin friction naman, yan, kapal, no? So, yung C dyan, yan yung cohesion. And then, yung alpha dyan, that is what we call as the adhesion
factor. So if not given, alpha equals 1 lang, na? If alpha is not given or the addition factor is not given, just assume 1. Okay? So, kasi sa mga problem minsan, lalo na sa board exam, minsan hindi binibigyan yan. So, yung ginagawa is ina-assume na lang natin as 1 yan. Okay ba? So, seldom lang man din yan, na? Kadalasan binibigyan siya. So, pag nangyari hindi, so assume mo lang na 1. And in solving for the allowable pile capacity, so yung ultimate static capacity lang, so this is called as the ultimate static pile capacity. Okay, divide na lang natin nung factor of safety. So yun na yung Q design or yung Q allowable natin. Okay ba? So, I hope klaro yan. So, mostly yung factor of safety is in between lang ng 2, 3. 2 tsaka 3, no? Seldom, mostly sa problem nandyan, no? Okay. So, yung skin friction capacity na yan, marami ang methods. Yung this time, yung pinakita ko yung ito. Yan yung common talaga na ginagamit natin na formula lang, lalo na sa board exam. No? Doon marami siyang formula, pero ito yung common na nagagamit talaga na? Sa board exam. So, you have a choice, no? Pwedeng i-memorize mo lahat ng formula ng piles. Or minsan, ito lang, no? Sa ano ko? Sa board exam ko, ito lang nandiyan yung nagamit ko. Anyway, so ipakita ko na lang din yung ibang method in solving for the QS. Pero yung Q bearing tsaka yung Q allowable or yung Q design, same lang yung formula. Yung skin friction lang yung marami siyang formula. So, first is the alpha method. So, yung kanina, yung kapal. So, it's just the alpha. Yung alpha is the adhesive factor for the frictional constant. Yung C, yan yung cohesion of soil. So, if yung, pag yung binigay sa problem is the unconfined compressive strength of soil. So, yung C dyan is 1/2 lang nung unconfined compressive strength of soil. 1/2 nung QU. Okay? So, ito yung cohesion, which is 1/2 nung ano. P is perimeter ng pile, okay? And then, yung L is yan yung length ng pile. Na? Yung perimeter ng pile corresponding with the cross-section ng pile. Ha? Then, we have also the lambda method. Okay? So, meron pa rin, no? Meron tayong frictional coefficient. And then, meron tayong cohesion of clay, which is 1/2 pa rin nung unconfined compressive strength. And dito meron tayong bago, no? Which is equivalent nung unit weight nung soil times nung kalahati nung length. So, bali yung kinukuha mo kung ito yung ano natin. Bali kung ito yung ano natin, no? Yung dito na case. Saan ba? Assuming andyan. So, bali yung kinukuha natin is yung sa gitna nito. So, andyan daw yung QS. At L divided by 2 provided na ito is the L. Okay ba? So, I hope klaro yan. And then, yung P dyan, yan pa rin. Perimeter ng pile, tsaka yung length ng pile. Total length ng pile. Then, aside from that, we have also the beta method. So, yun pa rin, no? Frictional coefficient. And we have the average
stress, vertical stress. So same siya nung formula dito. Iba lang yung ano niya, yung variable niya dito is sigma v, dito is sigma average, pero same lang yung formula. Same lang yung formula. Average vertical stress at the mid height nung pile being analyzed. Okay? And then we have the yung beta pala, no? Yung beta may dalawa siyang formula. Okay? Meron tayong 1 minus sine theta r, tangent theta r for normally consolidated clay. And for over-consolidated clay, malalagyan lang ng square root ng over-consolidated ratio yung ito. Okay ba? So, na-discuss natin yan sa soil settlement. So, I think familiar na kayo yan. And then, we have also the perimeter. Yan pa rin. Tsaka length ng pile. So, ganun. No? Meron tayong tatlong method in solving for the skin friction capacity. And take note, iba-iba yung sagot nila. No? Hindi pareho yung sagot nila. Okay? Hindi pare-pareho yung sagot nila kasi iba-iba din yung mga variables na ginagamit nila. Okay? Dito meron tayong adhesive factor. Dito meron tayong frictional coefficient. Then, yung beta dito, meron siyang formula na for normal and tsaka over-consolidated. Iba-iba yung variable nila. So, expected iba-iba din yung sagot nila. Okay ba? So, I hope when you isipin na same lang yan. No? So, paano mo nalaman na gagamitin mo yung alpha method, yung sigma method, or yung beta method? Sabihin yan mismo ng problem. No? Or magbigay siya nung, example, ibigay niya to sa problem. No? Or ibigay niya yung mga ganito sa problem. No? Diba? Yung mga OCR, no? Ibigay niya yan sa problem. So, expected mo na yung gusto mong gusto ipagamit ng examiner is yung OCR. Pero seldom talaga, no? Seldom lang mangyayari yan. No? Sa kadalasan sa mga problem sa board exam is alpha method yung ginagamit kasi mas aside sa mas madali siya. Dito kasi mahirap, di naman mahirap pero medyo may mahaba-haba lang siya konti, no? Sa alpha method kasi is mas madali siya eh. Tsaka mas conservative yung sagot niya. So, kaya mas maganda kaya ito yung ginagamit natin, lalo na sa borism. Okay ba? So, pero mas maganda memoryado mo yung tatlong methods. Okay? So, actually, marami pong pagnanata. Ha? Hindi ko na lang isulat lahat kasi hindi man din seldom lumalabas yun sa board exam. Eh. Okay. So, example tayo. Solve tayo ng problem. Okay. So, given dito yung cohesion ng soil, that is 76 kilopascal. Yung factor of safety is 2. And then, yung adhesive factor natin is 0.76. And then, yung NZ natin, okay, yung constant with respect to cohesion is 9. Then, yung cross-section natin is 0.3 meter square. Then, yung total length ng pile is 9 meter. Yung tanong niya, ano daw yung end bearing capacity? So, pag mag-solve tayo ng end bearing capacity, di ba? Lata lang yan, no? Ano nga yung label ko nun? B ba yan? B pala yung label. Hindi E. Okay. Anyway, kahit ano man yan. So, ito yung end bearing capacity. Lata lang, no? English nung lata. Can. Okay? So, yung cohesion is given. 76. The area is given 0.3 by 0.3, so we have 0.3 by 0.3, and then yung NC is given, we have 9. Okay, so we have now the value of the end bearing capacity, and that is just equal to, so solve natin yan. So, we have uh, 76 times 0.3 by 0.3 times 9. So, we have 61.56.
So we have 61.56 kilo Newton. Next, we have the ano daw yung skin friction. So kapal lang, kapal. Ayan, magkapal yung mukha. So yung cohesion ganun pa rin, 76. And then yung alpha natin is 0.76. And then yung perimeter natin is apat na tag 0.3, no? Kasi yung dimension is square. So apat na tag 0.3. And then yung length natin is 9. Ayan, ito. Length. So therefore yung skin friction capacity natin is just equal to. So therefore we have is 76 times 0.70. 76 times 0.76 times 4 times 0.3 times 9. So therefore we have 623.81 kilonewton. Okay, so klarong-klaro yan. Next is ano daw yung allowable capacity. So yung Q allowable natin yan is just Q bearing plus Q skin divided by the factor of safety. So we have 61.56 plus 623.81 all over the factor of safety natin na 2. So therefore we have now the Q allowable. So solve natin muna yan. So we have a 61.56 plus 623.81 divided by 2. So 342.68. So we have 342.685. Kilo niya dun. So box na natin yan kasi ito na yung mga sagot. Okay, so di ba madali lang, ha? Madali lang yung alpha meter. So far ganito lang man din yan sa board exam, ha? Nagiging komplikado lang to pag final groups na. Okay ba? So continue na lang tayo sa next na video. Thank you.